Kumusta po kayo mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan? Para po sa ating prayer devotion ngayong umaga, ang ating pong key verse ay mula po sa aklat po ng John chapter 1 verse 22 hanggang 23. Basahin ko po. Sinabi nga nila sa kanya, "Sino ka baga upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias." Mga kaibigan, ang ating pong paksangayong umaga ay tungkol po sa The Voice in the Wilderness. Marami po tayong iba-ibang uri ng mga tinig na napapakinggan sa kasalukuyan. Mula sa mga napapanood sa TV, naririnig sa radyo, sa paligid, at kung ano-ano pong mga iba-ibang uring tinig na ang mga mensahe ay tungkol po sa takbo ng ating mundo. Ngunit ang gusto ko pong paksa na i-share sa inyo ay ang isang tinig ng panawagan ng Diyos sa pamamagitan po ni Juan Bautista noong araw ng kanyang kapanahunan. Tingnan po natin at pagbulay-bulayan ang isang pangyayari na naisulat sa Biblia patungkol sa naging ministeryo ni Juan bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang kapanahunan, si Juan Bautista ay humikayat, nangaral ng tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapatotoo tungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Unang kaisipan na gusto ko pong tingnan natin, sabi po ni John, "Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang." Bilang isang mananampalataya, kagaya po ni John, lahat po tayo ay inaasahan ng ating Panginoon na maging isang tinig na nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Maaari po bang masabi din natin na tayo ay isang munting tinig na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa paghahari ng Diyos? Maibibilang niyo po ba ang inyong mga sarili bilang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus na kung saan tayo ay makapagpapatotoo din ng tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating mga buhay? O baka naman ang makaalamang ito at ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon ay atin pong sinasarili at tayo po ay nananahimik? Mga kapatid, at kapag mananampalataya, matutunan po sana natin ang gaya ng ginawa ni Juan Bautista na sa simpleng paraan, siya ay humikayat ng maraming kaluluwa bilang paglilingkod niya sa Diyos kung saan buong buhay niya ay ginugol niya sa ganitong paraan. Pangalawa po na gusto ko pong tingnan natin sa verse na ating binasa ay ang lugar kung saan narinig po ang tinig ni John. The place where the voice was heard. Pansinin po natin ang sinabi ni John. "I am the voice calling in the desert." Isang disyerto o ilang na binabanggit ni John sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay isang talinghaga tungkol sa isang tuyong lugar at halos walang mga pananim na nabubuhay. Sa panahon po ni John, maraming mga tao din ang nabubuhay ngunit patay ang pananampalataya sa Diyos. Mga taong naliligaw ng landas na sa ganong kalagayan ng mundo nang si John ay tawagin ng Diyos upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoong Hesus. John has the mandate to bring life to the lifeless world. Ang tinig ni John ay hindi ordinaryong tinig. Iyon ay tinig ng panawagan ng Diyos para sa pagbabago, para sa pagbabalik loob sa Diyos, para sa pagkakaroon ng isang ganap na buhay sa paglilingkod at buong pananampalataya sa ating Diyos. Tayo man po, bilang mananampalataya, maaaring gamitin ng Diyos sa mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan na maging isang tinig para sa pag-akay ng ating kapwa tungo sa buhay mula sa pagiging makasalanan patungo sa kabanalang kalooban ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, marami po at mga iba't ibang uri ng tinig, mga panawagan ang ating naririnig na ang mga mensahe ay tungkol po sa takbo ng ating mundo. Ang mga ito po ay madalas nating marinig sa ating paligid at sa ating mga taong nakapalibot po sa atin. Ito po ay mga tinig na kung saan ang layunin ay hindi para sa kapakanan ng kanyang kapwa, kundi mga tinig na kung saan ang niluluwalhati ay ang sarili para sa sariling pagtatagumpay
para sa sariling kapakanan. Hindi ito mga tinig na tumutukoy sa isang direksyon upang ang mga makaririnig ay tatalima at susunod po at mananampalataya sa Diyos. Mga tinig na kung minsan nakakalungkot po, kadalasan ito'y nakapagpapahamak ng kaluluwa ng ating kapwa. Mga tinig na nagdudulot ng kamatayang espiritual o higit pa lalong pagkahiwalay ng tao sa Diyos, sapagkat ang ating mundong ginagalawan ay punong-puno ng mga kabalintunaan ng mga kaguluhan na kung saan ang mga tao ay lubhang iba ang pinagkakaabalahan. Nabubuhay po tayo na may Diyos ayon sa ating pong paniniwala, pero nabubuhay ang karamihan na parang walang Diyos. Tayo po ay nalalayo sa Diyos at iba't ibang mensahe ang ating naririnig araw-araw sa ating buhay. Mga mensahe at mga tinig na nakapagpapahamak at lalong higit ng tao ay napalalayo sa Diyos. Pangatlo po, ating pong tingnan ang patotoo ni John, the testimony of John about Christ. Tingnan natin kung paano si John ay nagpatotoo tungkol sa Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng buhay sa mga taong patay ang pananampalataya sa kanyang kapanahunan. Sabi po sa John chapter 1 verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Hesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinatotohanan po ni John sa verse na ito sa mga taong nakapaligid sa kanya ng Panginoong Hesus ang isang Kristo at tagapagligtas. Si Juan Bautista ay nagpatotoo sa kanyang kapanahonan tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang sinumang patay sa pananampalataya ay magkaroon ng pag-asa at tuluyang manalig sa Diyos. He had bring light to the lifeless world. Sa pamamagitan niya, ang mga taong makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa at nanalig sa Panginoong Hesus. Tayo man po sa kasalukuyan ay maaring maging isang munting tinig ng Diyos. Hilingin po natin sa Diyos na tayo ay maging tinig niya sa pag-akay sa ating kapwa patungo sa totoong pananampalataya sa ating Diyos. Anong uri po ba tayo ng mga tinig? Tayo po ba ay nakapagpapahamak o nakapag-aakay ng kaluluwa at nakapagliligtas ng kaluluwa upang ang sinumang makarinig ay tatalima at mananampalataya sa Diyos? Manalangin po tayo. O Diyos amang banal, maraming salamat po sa salita niyo na nahayag at aming pong napagbulay-bulayan. Maraming salamat po sapagkat amin pong napagtanto. Mayroon ka po palang ipinagagawa sa amin. Hayaan niyo po, Diyos, tulungan niyo po kami na kami po ay maging mga munting tinig ninyo sa pag-akay ng aming kapwa patungo sa buhay na ninanais niyo po sa bawat mga anak po ninyo. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang bawat isa na kung saan ang aming maitaas sa aming mga buhay at ang aming mga tinig ay maging kasangkapan niyo po sa pag-akay ng mga taong maliligtas at magkakaroon ng kapag-asahan tungo po sa buhay na walang hanggan sa langit na inyo pong bayan. Maraming salamat po, Diyos, sa chance na ito na ibinibigay niyo sa amin. Patuloy ka po nawa naming mapaglingkuran at patuloy po kaming makapag-akay ng kaluluwa sa inyong paanan. O Diyos ko, salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Tulungan po ang bawat isa at malagpasan nawa ang bawat mga pagsubok. Maraming salamat sa patuloy na provision at pag-iingat sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Sa iyo po ibinabalik ang kapurihan at ang pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.